Easy lang, Titus. Dapat alam natin kung sinong dapat natin iligtas. Kamangin na, Diego. Ganun mo. Ito yung bulo lang. Ba't ganun na? Hindi naman menopos. Okay, move, move, move! Okay, sa huli, Aria! Ilipat nga ako dyan sa tabi mo. Teka, sandali. Iwa mo nga ako. Intindihin mo naman ako, pagod na pagod na ako. Ayoko na nga eh. Please lang ha. Please lang. Ba? Tingil ka. Sandali. Please lang ha. Huwag ka na magulo ha. Tayo eh, ha? Dito ka na lang. Magdasal tayo ha. Manalangin tayo. Hello? Good afternoon, May Vergara. Kamusta ng araw mo? Sino to? Tumingin ka sa Rilos. Anong oras na, May? Almost 12. Who's this? 12. 11. 10. Sino to? 9. 8. Kung sino ka man, I'm in no mood to play games. I'm sorry, I'm hanging up. Tres, dos, uno. Brian? Brian! Sandali lang, mga kadigo. Sandali lang, oh. Sandali lang. Sino pong tao? Sandali lang, sandali lang. Pagbibigyan ko kayo. Congressman, sa palagay niyo, may malaking taong involved dito sa pangyayari ito? Malaki ho talaga. Malaking-malaki ho talaga ang aking pasasalamat dito ho kay Colonel Titus Barona. Tiniente pa lang. Sa pagdidita sa aking buhay. Sayang na lamang at mawawala ng isang magaling na congressman ang lalawigan ng Quezon. Ng isang maka-Diyos. Makabayan at makatao. Sandali lang, sandali lang, ha? Excuse me. Okay, thank you. We can now talk to the real hero. Tiniente, sarambon mo ngayon nakapagdito sa'yo ng tao, lalo na buhay ito ng isang controversial na congressman. Ginagawa lang ho namin yung trabaho namin. Kaming lahat dito sa BAM squad, ginagawa lang namin trabaho. Tiniente, sa palagay niyo naman, ano kayang klaseng tao ang makakagawa ng ganito klaseng krimen? Baliw lang. Palagay ko baliw lang. Baliw yun. Thank you. Thank you rin ho. Okay. Let's go guys! Linisin pa natin to. Sige. Hello? Hello? Brian, it's bedtime na. Mommy, hindi pa ako tapos.
there's still tomorrow, baby. Konti na lang. Sorry, baby. Konti-konti na lang po. Ay, nako. Bukas na lang uli, baby. Halika na. Tulog ka na. Good night, baby. Easy lang, Titus. Huwag mo masyadong dibdibin. Kung iisipin ko lahat yung mga nakita kong namatay, eh, hindi ako tatagal sa trabahong to. We're not God, remember? Tama si Magno, Titus. Kung lahat ng tao dito sa Pilipinas kakabitan ng bomba, hindi natin sila kayang iligtas. Dapat alam natin kung sinong dapat natin iligtas. Kamangang nabili ko. Ganun mo. Ito yung bulunog. Ba't ganun na? Hindi naman menopause. Bakit, Titus? Kala ko tapos na. Hanggang ngayon ba? Yung bomba. Tuwing pumapasok sa isip ko, akala ko katapusan ko na. Manda siya kung kita ka. Makakaisa rin tayo sa hayop na yun. Ang hindi ko maintindi, bakit may mga taong nandadami ng gusto? Habang may mga baliw sa mundo na mahilig magpasabog, wala tayong dapat gawin kundi gampanan ang ating mga trabaho. Trabaho! 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 Kung sa bagay, yun talaga ang trabaho natin. Pigilan ang mga pagsabog. Di ba? Yan tayo nabubuhay. Yan din tayo mamamatay. Hello? Magandang umaga sa'yo, Titus Parona. Hello, sino to? Isang baliw. Sino? Isang baliw. Nakalimutan mo na ba? Yun ang tawag mo sa akin kahapon sa TV. Baliw. Mas maganda siguro ang Remo 12 na lang itawag mo sa akin. Kahit na ano pa, itawag ko sa'yo, baliw ka talaga! Sinong baliw sa atin? Di ba kabaliwan ng hayaan mabuhay ang isang buhaya? Kapatid mga batang inosente, dinadamay mo? Hindi mo pa kayang tanggapin ngayon. Pero pinapangako ko sa'yo, darating ang araw, maunawa mo rin ako. Kahit kailan, hindi ko unawain ang baluktot mo utak. Oh, huwag ka mag-alala. Bubuksan ko utak mo, Titus. Ikaw at ang iba pang natutulog na katulad mo. Gigisingin ko kayo. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Gisingin mo ako, o patutulugin kita habang buhay. Pangako ko sa iyo, pagiging interesado ka. Hello? Hello? Naiintindihan ko ang concerns mo. Pero wala namang kinalaman ng school namin sa nangyari kahapon. I assure you, hindi ka dapat mag-alala at wala namang ibang dahilan para ilipat mo pa ng ibang school si Brian. Lorena, please. Buo na ho ang pasya ko. Ito na ho ang huling pasok ni Brian dito sa St. Francis.
hindi maganda para sa mga bata ang palipat-lipat ng environment. He needs stability. Lalo na kailangan ng isang bata in a single parent home. Tulad ni Brian. He may have a single parent, Mrs. Luna. Pero I assure you, na he has all the love that he needs. Sige po, salamat po. Brian? 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 Naturing ang investigador, pero parang walang utak. Para naman kayo bago ng bago eh. Ba nung malay nyo? Makachamba ng dampot yung mga... Paano makakachamba yung mga yun? Eh, mukhang mga driver. Ano ba yan? Magkakakanser ako sa mga usok nyo. Kung gusto nyo mamatay na maaga, mauna na lang kayo. Hoy, lahat naman tayo pare-pareho mamamatay. Kami mamamatay sa kanser. Ikaw, dyan sa katakawan mo. Sabi nga ni Bugs Bunny, don't take life too seriously because nobody gets out of it alive. So akin yan. Ano? Papatulog ko kahit may laway. Ang takaw nito, no? Eto, gusto mo kainin? Hindi magtatagal. Magkakamali din yung si Remo 12. Mahuhuli din natin yun. Naku, mukhang matagal na hintayin yan. Anong ibig mo sabihin? Hindi niya tunay na pangalan yung Remo 12. Mautak yung katapat natin yan, tights. Sino mo mga explosive niya? Composite, ha? Homemade, pero sophisticated. At yung mga, ito, yung mga timing device niya. Iba-iba, ha? Ibang klase magbiro yung Remo 12 niya. At ang nakakatakot, parang may gusto siyang iparating. Hello? Hello? Good evening, May. Alas 12 na naman. Anong kailangan mo sa akin? Nasaan si Brian? Nasa mabuting kamay si Brian. Makinig ka mabuti. Makikita mo lang uli si Brian.
pag ginawa mo na ang pinagagawa ko sa'yo. Anong? Simple lang. Kilala mo ba si Carlos Alejo? Carlos Alejo? Siya yung notorious na bomber noon. Mga business tycoons at multinational ang tinatarget niya. Very good, eh? Very good. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Di ba matagal na siyang nakakulong? Right again. Ikaw ang tao magpapalaya sa kanya. Ha? Huh? Bakit ako? I'm just a journalist. Who happens to have the maiden name of Bañares. You see, May? You're very special. Nags! Tignan mo to. Pareho ng feedback loop ah. Ito ba yung kay 12? Yung isa. Wala mo kung kanino yung isa. May... Parang kay Carlos Alejo to ah. Ano sa tingin mo? Sir, una na ako kami. Sige, sir. Protege ni Alejo, si Remo 12? Ano pa yung nakulong sa maximum matagal yun? Imposible! Maaring galing kay Alejo si 12. Apprentice, ha? Dapat siguro bisitahin natin yung Alejo na yun. Nakalimutan ko na yung Carlos Alejo na yan, ha? Matindi rin yan, ha? Blackmail bomber. Ano ba yung huling trabaho na 110 million bago siya nahuli? Uwa! Ang tanong, nasa ng pera? Hindi na na-recover. Sabi nila, yung huling trabaho bago... Kahit ikaw, pag may 110 million pa, malamang mag-cruise ka sa Bahamas. Ako, ando doon ako sa beach. Nagsa-sunbathing na ako. Uy, nagpahala nga pala ako ng optional retirement. Steer. Kasi yung habol ko, meron akong tatanggaping lump sum, tapos may nakita akong lupa rin sa may Lukban, Quezon. Magpapamer dyan ako. Mag-aalaga ako ng manok Tagalog. Sandali, huwag mo ulahin. Totoo, totoo. Bakit mo gagawin yun? Ha? Hindi na ako kilala sa bahay. Tinguwi ako, akala lang magnanakaw na. Pati panganay ko, akala mo estranghero na. Alam mo, tights? Dapat na siguro, may makilala silang tatay. Hindi mo ba hanapin yung trabaho natin dito? Sigurado, hanapin ang katawan mo. Bay, siyempre mamimiss ko, lalo ka na. Alam mo naman, inlove ako sa'yo eh. Pero tights, tingnan mo ha. Ito ang palagay mo, malalaki na yung mga bata eh. Nung una, akala ko may silbi itong mga pinagagawa natin. Naniniwala pa ako nun eh. Paano kung tama si Remo? Paano kung mali ang paninindigan natin? Siguro napapanahon na para pasabugin lahat yung mga salabusab sa ating lipunan, di ba? Komportable ka ba rito sa bago mong selda? Kumusta kayo? Anong hangin ang umihip sa'yo? At napadpad dito sa aking... ano ang tawag ninyo ng asawa mo?
sa aking pasistang mundo ko. I'm here on an assignment. May isusulat akong article tungkol sa mga kondisyon ng mga prisons natin. Kung nandito ka para manira, eh, nag-aksaya ka lamang ng panahon. This is the best run prison in the country. Have a seat. That's not my intention. Kaya ako tinanggap ang assignment na to. Dahil gusto ko magkaroon tayo ng pagkakataon na magkaayos. Mahirap makalimutan na sinisi mo ko sa pagkamatay ng iyong asawa. You hated Greg. Galit ako noon. I'm sorry. It's just me now. Me and your grandson. Sana naman mapatawad mo ko. Can you forgive me? For Brian's sake, Papa. How's Brian? He'd make a good soldier, like his Lolo. Look how big he is. Ganun na pala katagal. Dadalhin ko siya sa inyo. Siguro next week. Talaga? Your job. Your assignment. Anong kailangan mo? I need to conduct an inspection tour sa mga facilities ninyo. Kailangan ko rin mag-interview ng mga high-profile prisoners regarding their lives in jail. Kailan ka mag-umpisa? Tomorrow, if it's okay with you. Sure, okay. I'll ask Lieutenant Orosa to be your guide. Ask him anything. Salamat, Papa.